Good morning nga palangga. Good morning, good morning. Good morning po. Pero ang ating camera ay si medyo. Ayan. Tingnan makita ang aking ano. Patas-tasin muna natin ang camera. Sorry guys. Adjust natin. Good morning mga palangga. Good morning, good morning. Welcome back po sa channel ni Jing Vlog. I hope na sa mabuti po kayong kalagayan at mabuting pangatawan. For this morning mga palangga, gusto ko pong isigaw sa aking channel na thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Dahil nakalabas na po yung aking anak sa ospital kahapon at pinaka the best is zero balance. Wala po silang nabayaran na kahit ni isang piso sa ospital. Dapat yung bill nila is 7,000. Isang gabi lang, mga palangga, is 7,000 na. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Kaya naging zero balance po yung aming balance sa ospital. Lumabas sa ospital na walang binayaran ni kahit piso ang aking pasyente. At salamat Lord dahil, ayan, okay na po yung aking anak na si Patrick Javier. Malakas na po siya. Siya po yung aking anak na nahulog sa Neoglast 2016. Mamaya meron akong premiere, makikita nyo yan sa x-ray na aking pinano sa screen. Yan po ang nangyari sa kanyang ulo dito. Ay malaking biyak or crack talaga na lumabas yung kanyang utak. Kaya always thankful ako sa Lord. Gusto kong isigaw palagi. Gusto kong isigaw na thank you Jesus sa panibagong buhay na binigay niya sa aking anak mula ng 2016. Hindi naman naibalik na normal ang kanyang sitwasyon. At least buhay siya. Nakikita namin kahit paano makapagsalita siya. Para siyang isang paralyzed. But hanggang ngayon, hindi po ako nagsasawang isigaw sa Panginoon. Salamat, Lord, sa panibagong buhay na binigay mo sa akin, anak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Today is another day. Today is a big blessing. Dahil ginising ulit naman tayo ng Panginoon. Binigyan niya naman tayo ng panibagong lakas, panibagong araw. Every morning na tayo ay ginising, is a big blessing talaga. Pasalamatan po natin yan mga palangga. Huwag pong lumimot o huwag kalimutang magpasalamat at isigaw, salamat Panginoon dahil ginising mo ulit kami. Hallelujah Jesus, thank you for this day, thank you for this morning Panginoon. Salamat Ama dahil ginising mo ulit kami at binigyan ng panibagong buhay, panibagong lakas Lord. Hallelujah, thank you Jesus. We praise your honor. We glorify your name, O God. Panginoon, wala po kaming saysay. Wala pong saysay ang aming buhay kung kami ay hiwalay sa iyong presensya, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Mga kasalanang hindi po namin sinasadya, Panginoon, patawad po. Sinadya mo nito, hindi sinadya, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo po ang aming puso na malayang makalapit at makatawag sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa mga kapwa ko, FW, kahit saang sulok ng mundo, Panginoon, ingatan mo po sila. Gabayan mo po sila sa kanilang trabaho. Lord, ganun din po sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Ingatan mo rin po, Ama. Lord, lahat na pagpapala, papurit, pasalamat sa iyo lamang namin binabalik, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong lakas, panibagong araw na naman tayo. Today is October 4. Ang oras natin is 7:36. Ayan. Baliktad. 7:36 na po ng umaga dito sa Kuwait. Kaya always po tayong mag-build up. Na every morning is excited po tayo
sa mga panibagong ganap sa ating buhay. Yan po. Dahil tayo po ay isang anak ng Diyos, every morning, excited po tayo. Dapat nagli-level up po tayo, mga palangga. Kung sa glota tayo nag-glow-glow, pero sa Panginoon, dapat level up po tayo. Level up po ang ating communication sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang akin pong topic today, yung aking verse na ibibigay, pinapamagatan ko po na the persistent hope. Ito po ay isang topic namin nung nakaraan sa Bible study namin, mga palangga. Kaya kailangan ko lang i-revise sa inyo, mga palangga. Persistent hope. Ito ang topic na pinakamagandang topic. Meron siyang 1, 2, 3. Paano po natin persisting or hope? Di natin makikita ang Diyos, ngunit nakikita kamay ng Diyos at kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Hindi po natin nakikita ang Lord, pero nakikita at naramdaman natin na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Always think positive. Hindi po nakikita. Hindi gaya sa tao na see is to believe. Ang tao, mutuo, maniniwala kung nakita niya. Pero sa Bible, hindi pa natin nakikita is dapat maniwala na po tayo. Think positive palagi. Narandaman natin ang presensya niya. Lubos ang ating kagalakan, kaya patuloy natin kilalanginin ang Diyos habang nandito tayo sa lupa at laging punong-puno ng pag-asa. Always po tayo think positive. Yung faith po natin is lumilibil. Kahit na hindi po natin nakikita, naniniwala po tayo. Dahil ramdam po natin yan, mga palangga. Kahit ako. Hindi ako magsishare ng mensahe o kabutihan ng Lord kung hindi po yan nangyari sa aking buhay. Kaya sinisigaw ko po dito sa aking channel na pakabuti po ng Panginoon araw-araw. Dahil sa nangyari sa aking anak, nangyari sa aking buhay, parang wasak na wasak. Pero ngayon, bumabangon kasamang Diyos. Hindi ko po kaya ang mga problema na dumaan sa aking buhay. Kumbaga lugmok na talaga ako. Pero nakaya ko dahil kasama kong Lord. Napakabuti po ng Diyos araw-araw. Maniwala lang po tayo, mga palangga. Yung faith po natin. Hindi po tayo maligtas ng maraming church kung saan mga nagsisimba ngayon. Hindi po tayo maligtas niyan. Maligtas po tayo sa ating paniniwala, true relation sa ating Panginoon. Accept Lord Jesus. Walang ibang way, walang ibang daan, kundi sa Jesus lamang. I-accept po natin siyang personal and savior sa ating buhay. Dahil kung wala ka pong Panginoon o Kristo sa puso mo, hindi ka po tatawag o hindi ka po magpipray. Pero kung meron kang Kristo sa puso, sa puso mo, marunong kang tumawag. Diba sabi pa nga sa Matthew 7:7, magsihingi kayo, magsipanalangin, kumato kayo at kayo'y pagbibigyan. Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Magsipanalangin. Diba, sabi sa 1 Thessalonica 5:17, magsipanalangin na walang patid. Hindi mo pa siya nakita, pero naniniwala ka na ang pangako ng Lord ay darating at magaganap sa buhay mo, mga palangga. Yan po yung aking pinapanghawakan. Sabi ko, Lord, alam ko pagsubok lamang po ang nangyayari sa aking buhay. Dahil tinitesting po tayo kung gaano po katibay ang ating relasyon sa Panginoon, mga palangga. Tinitest po tayo. Sabi ni Satan, tignan nga natin. Atakihin natin to siya kung hindi siya magmura. Kung hindi siya malugmok. Once na ikaw, na-accept mo po ang Panginoong Hesus sa buhay mo, manglupay-pay, pero
babangon kasama ang Diyos. Hindi po tayo kagaya dati na hindi mo pa nakilala ang Diyos sa buhay mo, parang pagod na pagod ka. Wala kang kontento, walang contentment. Pero once na ikaw ay naka-accept at nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, masaya ka na. Kunting blessing lang. Gusto mo lang isigaw, Lord, salamat. Dahil masaya ka. Yan po ang ating Panginoon. May contentment. Pero pag ang tao na hindi niya pa na-accept ang Panginoon, kahit na milyon na ang kanyang kayamanan, hindi pa rin siya masaya. Dahil ang kanyang pera, yan na po ang kanyang Panginoon. Once na ikaw ay naglilingkod sa Lord, focus po tayo sa Panginoon. Hindi po dalawa yung ating boss. Isa lang po. Kundi, si Jesus lamang. Dahil kung ikaw po ay merong Kristo sa buhay mo, sa puso mo, ang sobra-sobra mong blessings ay ipamimigay mo yan sa mga kapwa mo na nagugutom. Dahil nasasaktan ka na ikaw ay busog, yung iba naman gutom. Diba sabi sa verse, sabi sa salita ng Panginoon, ang nagugutom, pakainin, ang nauuhaw, paiinumin. Kaya i-share po natin ang sobra-sobra natin blessings. Ipanalangin po natin ang iba na merong wala, na wala sila, pero bibigyan sila ng Panginoon. Hindi din po yung Panginoon baba para ibigay yan sa'yo. Pero ang Panginoon, Lord, maniwala kayo. Ang Panginoong Jesus, gagawa ng paraan sa buhay mo na maabot mo po ang lahat. Meron siyang gamitin na isang tao. Hipuin. Nabigyan ka kung ano po yung hinihingi mo. Kung nakakabuti po yan para sa'yo, ibibigay talaga yan ng Panginoon. Magsipanalangin na walang patid. Hindi po tayo tumigil sa pag-pray. Prayer is the powerful. There is power in the name of Jesus. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, walang imposible. Ang lahat po posible. Kung nakita nyo na ang isang gabi lang yung anak ko sa ospital, 7,000 na dahil na-oxygen siya, na-dextro siya, ang gamot niya mahal. Pero napakabuti ng Panginoon dahil ginawa niyang zero. Wala po kaming binayaran, process lang konti. Okay na lahat. Yan po, napakabuti ng Panginoon talaga pag magtiwala lang po tayo. Pag merong problema, magtiwala. Masosolve talaga yan. Walang imposible sa Diyos. Ang lahat posible. Hindi mo pa siya nakikita, pero naniniwala ka. Panghawakan mo po ang promise ng Lord. Ang daming promise niya. Panghawakan po natin ang promise ng Lord. Dapat yung faith natin is atin pong itanim sa ating puso na andyan ang Panginoon, nakikita niya, at hindi natutulog ang Diyos. 24/7, nakabantay po siya sa atin at nakikita ng Lord ang ating ginagawa. Kaya good morning and blessed morning sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang aking verse of the day ngayon. Bye and see you in a next vlog. Good morning!